Magandang buhay! Ang videong ito ay nakalaan para sa ikapitong baitang sa asignaturang Filipino. Narito tayo sa ika-anim na aralin, ang alamat ng Mindanao. Ngunit bago iyan, tandaan! Ang mga ibabahagi ko rito ay nakabatay sa module sa Filipino para sa ikapitong baitang, ngunit ang paghahanda sa kagamitang ito ay sinagawa ng guro sa sarili niyang pananaliksik. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinauupuan. Ihanda rin ninyo ang inyong ballpen at kwaderno upang maitala nyo ang mga mahahalagang matututunan natin mula sa araling ito. Ngayon ay pag-aaralan nga natin kung ano ang alamat at mga elemento ng mga kwentong tulad ng alamat, mito o kwentong bayan. Ang salitang alamat o legend sa Ingles ay mula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino ang mga alamat. Ang mga ito ay nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Karaniwan itong nagtataglay ng mga kababalaghan o mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang karaniwang paksa ng mga alamat ay ang ating katutubong kultura, mga kaugalian at kapaligiran. Taglay nito ang mga magagandang katangian tulad ng kalinisan ng loob, katapatan at katapangan. Subalit, tinatalakay rin sa mga alamat ang hindi mabubuting katangian tulad halimbawa ng kasakiman, katamaran, kalupitan, paghihiganti, pagsumpa at iba pa. Noon pa mang unang panahon, ang ating mga ninuno ay nagkaroon ng mga karunungang bayang kinabibilangan ng mga alamat. Ang mga ito'y lumaganap sa paraang pasalita at nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan. Hindi matatawaran ang halaga ng alamat sa ating kultura sapagkat isa itong mahalagang tatak ng ating pagka-Filipino. Mayroon na tayong mga alamat bago pa man dumating ang mga dayuhan. Kaya hindi basta-basta ang mga alamat. Narito ang mga elemento ng alamat at iba pang kwento tulad ng mito at kwentong bayan. Isa-isahin natin silang aralin. Una ay tauhan. Ito ang mga nagsiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginampanan ng bawat isa. Nakikilala natin ang mga tauhan batay sa kung paano sila magsalita, gumalaw at makipag-ugnayan sa ibang tauhan sa kwento. Ang ikalawa ay tagpuan. Inilalarawan dito ang mga lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente. Gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Ani mo pumapasok ka sa ibang mundo kung saan nagaganap ang kwento kung iniisip mo ang tagpuan nito. Ang ikatlo ay ang saglit na kasiglaan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Makikilala natin dito ang pangunahing tauhan at malalaman ang tagpuan ng kwento. Ang ikaapat ay tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kahaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Dito karaniwang makikilala ani ng tauhan o bida na tinatawag ding kontrabida. Pwera na lang kung sarili niya ang kanyang kalaban. Ang ikalima ay kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ito rin ang pinaka-emosyonal na bahagi ng kwento at maaaring makaramdam ka ng kaba habang tinutunghayan mo ang bahaging ito. Ang ika-anim ay kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maikting na pangyayari sa kasukdulan. Maaaring makikita ditong nananalo na ang bida o kaya ay pababa na ang emosyon sa kwento.
Ang ikapito at panghuli sa mga elemento ay ang katapusan. Ito ang bahaging maglalahat. Ito ang bahaging maglalahat ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Dito na nagtatapos ang kabuuan ng kwento. Naiiwan sa isipan ng mambabasa ang aral na dala ng panitikang binasa niya. Kung babalikan natin ang mga nabanggit na elemento ng alamat, mito o kwentong bayan, ano na nga ba ang mga ito? Subukan nga ninyong isipin. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Nakuha mo ba? Ang mga elementong hinahanap ko ay ang mga sumusunod. Tauhan, tagpuan, saglit na kasiglaan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at katapusan. Magaling! Huwag mong kakalimutan ang mga ito dahil batayan ninyo ang mga yan upang madali ninyong maibubuod ang anumang binasa o babasahin ninyong kwento. Mas madali mo kasing maibubuod ang anumang kwento gamit ang mga elemento nito. Ano nga ba ang buod? Dito na ilalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa isang kwento. Tandaan! Mga mahahalagang impormasyon lamang ang inyong ilalagay sa buod. Kaya naman, ang isa o dalawang talata ay sapat na upang maipakita ang mga nangyari sa isang akda. Yan ang totoong buod. Paikli, ngunit malaman. Pero sandali lamang, sa tingin mo, bakit kaya kailangang matutunan mo ang kasanayang pagbubuod? Mahalaga ba talaga ito? Tama ka! Ang pagbubuod ay isang mahalagang kasanayan dahil napapaikli ninyo ang isang akda gamit ang mga mahahalaga nitong pangyayari. Madali ding maunawaan ang kwentong naibuod, kaya nakikita kung naunawaan mo o hindi ang kwento batay sa buod na nagawa mo. O kaya ay gagawin pa lang. Hayan, natutunan mo na ang elemento ng kwento at kung ano ang pagbubuod. Handa ka na ba sa iba pa nating gawain? Binabati kita! Malapit mo nang matapos ang Module 6. Nakatitiyak akong matatapos mo ng wasto ang iba pang gawain sa ating module. Pagkatapos mong magawa ang mga ito ay sagutan mo ang tayahin. Dito masusukat ang kabuuan ng natutunan mo sa araling ito. Huwag kakaligta ang gawin ang karagdagang gawain upang maipamalas mo ng husto ang iyong pangunawa sa ating competency at pati na rin ang iyong iba't ibang talento. Ako ulit si Ginang Presila at nagsasabing, mas maliwanag ang bukas kung isip mo ay siksik sa dunong at puso mo ay puno ng kagandahang asal. Hanggang sa muli!